the Bible says in Psalms 145 verse 3, great is the Lord and most worthy of praise, and His greatness no one can fathom. Kaya sa gabing ito, let us declare, let us worship His greatness upon this day. Hallelujah. We sing great. Great is the Lord and most worthy of a praise. The city of our God, the holy place, the joy of the we sing great, and we're great, and great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down. Trust in your unfailing love, for you Lord are God eternal, to earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth, we sing great, oh God. Great is the Lord in whom we have the victory, the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And the Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. We lift your name on high, Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And the Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, and heaven above. And the Lord, we want to lift your name. We want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord,
Your holy name, O God. Lord, for your great Panginoon is unsearchable. Panginoon, we thank you upon this night, Lord, for the privilege na masamba ka, na papurihan ang iyong pangalan, O God. Lord, maraming maraming salamat po, truly. Wala kaming magagawa. Walang kwenta yung buhay namin kung wala ka sa amin, Panginoon. That's why, Father, Lord, we offer this day to you. We offer our lives. We offer our worship. And even our praises, Panginoon, belongs to your great name, belongs to your holy name, O God. Lord, maraming maraming salamat po. You said in your word, O God, that you are searching for the true worshiper that will worship you in spirit and in truth, O God. Kaya, Panginoon, maingat naming ibabalik palagi sa iyo ang mataas na papuri, ang mataas na pagsamba, ang mataas na pagdakila at may katotohanan, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. And everybody shout, amen and amen and amen. Amen. Praise God. So, ngayong gabing ito, hindi natatapos ang ating pagsamba lang. Hindi tayo nagbibigay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sinabi ng salita ng Diyos in the book of Acts, chapter 20, verse 35b, sabi nito, it is more blessed to receive, to give than to receive. Amen po ba? Sinabi rin sa salita ng Diyos in the book of Luke, chapter 6, verse 38, give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured out into your lap, and for the measure you use is the same measure na gagamitin ng Panginoon kapag nagbigay tayo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya ngayong gabing ito, if you want to bless God, then ibigay mo kung ano yung nararapat sa Panginoon. Amen? Kaya sa mga nasa online, you can send stars. May GCash po tayo sa yung GK account, yung church account. And we can send yung ating offering sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sige, ngayong gabing ito, let's all bow our head and let us pray. Panginoon, salamat po sa mga puso na handang magbigay sa iyo, God. Lord, continue to check every hearts that we have and every motives that we have sa pagbibigay. And Lord, we declare your blessing, abundant blessing, O God, sa bawat magbibigay ngayon, O Diyos. Ikaw ang nakakalam ng bawat motibo ng bawat isa. Kaya po, O Diyos, sa lahat ng magbibigay ngayon, O God, we declare, O God, your special favor sa bawat buhay ng bawat isa. Kaya po, Panginoon,
Ikaw ang siyang humipo sa bawat sa, ikaw ang kumilos, O God, and ikaw, O Diyos, ang siyang magsalita sa bawat puso ng bawat isa na magbibigay ngayon, Panginoon. Salamat po, God, as we give, O God, hindi namin bibigay kung ano yung tingi-tingi, kundi magbibigay kami ayon sa nararapat sa iyo. Because, God, you are the best, God. You are the great big God that we serve. Kaya yung the best lamang ang dapat ibigay namin sa iyo. Salamat po, Panginoon. We bring back to you all the glory, honor, power, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. So blessed, I can tell you. So much you could have given away. Your love is all to me now. You are more than enough for me. So blessed, I can take you. So much you could have given away. Your love, you are more than enough for me. Isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay! Hallelujah! Minsan pa yung the best na palakpak sa ating Diyos. Amen! Kung papalakpak na tayo, ibigay na natin yung palakpak para sa Diyos na ating pinaglilingkuran, because God deserves all the praises, all the clap offering that we can give to God. Deserve ni Lord yon. Kaya wag na po nating tipirin yung pagbibigay ng palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen? At alam ko po, ang bawat buhay ng bawat isa ay pinagpala ng ating Diyos. Tama po ba? Pinagpala tayo ng ating Diyos at pagpapalain pa ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Hallelujah! Praise God! So, naniniwala po ako na ito yung taon, ay ito yung panahon na patuloy lalago at lalago ang ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen? Sino po dito yung gusto talagang magamit ng Panginoon? Amen? So, lahat gusto magpagamit sa Lord. Amen po ba? And right now po, sa patuloy po na pag-aaral natin ang salita ng ating Diyos na buhay, so it's all about recover our growth. Tama po ba yung ating ano? Recover our growth. So lahat 'yan. Naniniwala po ako pag lumalago tayo spiritually, lumalago yung spiritual na pamumuhay na meron tayo. I do believe lahat ng aspeto ng buhay na meron tayo ay susunod. Tama? Susunod po yun, naniniwala po ako sa salita ng Diyos na pag maayos, pag ayos yung spiritual natin, lahat ng bagay ay susunod niya. Tama? Pamilya natin, hanap buhay natin. Tama po ba? Amen. That's why, at naniniwala rin po ako na yung plano talaga ng Panginoon is magamit tayo. Talagang maging mabunga yung bawat buhay ng bawat isa. Magamit ng kagamit-gamit ng Panginoon, lalo higit sa huling kapanahunan na to. Amen po ba? Hallelujah! Praise God! Minsan pa po, palakpak sa ating Diyos! Amen! At naniniwala po ako, salamat sa Lord once again for the opportunity once again na makapag-share ng salita ng Diyos. Hallelujah! All we need to do is to obey the Lord, whatever it is. Amen po ba? Ano man yan, all we need to do is to obey God. Hindi man natin alam yung kasunod, magkaroon lang tayong puso na sumusunod sa ating Diyos. Even sa lingkod ng Panginoon na pinagkatiwala sa atin. Amen? Kasi I do believe as we obey God, pagpapalain tayo ng ating Diyos. Amen po ba? At yun naman yung gusto ng bawat buhay na bawat isa, it's pagpalain siya. Amen po ba? I thank God for the opportunity, once again, for the privilege na pinagkaloob ng Diyos, una sa Diyos, maging sa pagtitiwala sa mga lingkod ng Panginoon. Amen? So our topic is about growth. So, naniniwala naman kasi yung paglago in Numbers, paglago ng soul, ng mga leaders, paglago ay susunod na lamang pag maayos yung ating spiritual. Pag lumalago yung ating spiritual at yung gusto yung unahin ng Diyos, yung maayos yung buhay natin, maayos yung paglilingkod natin, maayos yung spiritual na buhay natin. Amen? Yun yung nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba?
So, title ko po ng ano na to. Hallelujah. Andyan na po ba? Yan. Grow, grow, and grow. So, yun yung nice ng Diyos. Lumago tayo at hindi lang tayo ma-stop, no? Ma-stagnant sa ating paglilingkod. Pagkos, bawat umaga ay lumalago tayo ng lumalago. Ang buhay natin is paganda ng paganda ng paganda. Amen? Ang buhay natin is payaman ng payaman ng payaman. Amen po ba? So, dapat, amen po ba? Hallelujah, praise God. Sige po, bago po ako magpatuloy, samahan niyo po muna akong manalangin sa gabing ito. Hallelujah, we bless your name, God. We honor you in this place, O God. At hinihiling po namin ang iyong banal na spirito sa aming kalagitnaan, Lord, even sa online service, O God. Patuloy hinihiling namin ang pagkilos ng iyong banal na spirito na siyang mangusap sa aming mga puso, Panginoon. And we pray right now, bigyan niyo po kami ng matabang puso, na matabang gaya ng lupa, Panginoon, na mataba, na paglalagay, lagyan ng iyong mga salita. And Lord, we pray right now, God, na hindi lamang ito madinig ng buhat buhay ng bawat isa, pagkos ang nais mo, Lord, maging rema ito sa aming mga buhay at magawa namin yung kalooban mo po sa aming buhay. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Salamat sa maririnig naming salita. And we pray, God, hallelujah, na patuloy itong lumago sa aming mga puso, Panginoon. And we believe, Lord, that your word will not return empty, but will accomplish, O God, what you have desired. Panginoon, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, maging sa mga nasa online services, Lord. Patuloy, Lord, ikaw ang Diyos ang kumilos sa kanila. Hipuin niyo po sila. At patuloy, Lord, kung ano man po yung pangailangan ng bawat buhay ng bawat isa, patuloy niyo pong katagpuin sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon. It's not by might nor by power, but by your spirit alone. Hayaan niyo pong itago mo lamang sa iyong likuran ang iyong lingkod at kayo, Panginoon, ang maluwalhati. Walang ibang matataas kundi ang pangalan mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At minsan pa, makilala ka namin ng lubusan at mabago ang aming mga buhay from glory to glory. We thank you, God, sa gabing ito. At patuloy, Lord, pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito na may tagumpay sa pangalan mo lamang, Jesus. And everybody shout, amen. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Sabi po, the more na tumatagal tayo sa Panginoon, dapat yun yung nangyayari sa ating buhay. The more na tumatagal tayo sa Panginoon, the more na dapat nagiging malago tayo sa ating espiritual. Dapat yun yung nangyayari sa atin bilang isang Kristiyano. Amen. The more na tumatagal, the more nakakaiba yung paglilingkod natin sa ating Diyos. The more na nai-inlove tayo sa Panginoon. Amen? Yung hindi yung tipong babalikan, ay ako noon ganito. No, it's not. Dapat palago tayo ng palago. Amen? So, we will talking about, yun pa rin yung growth na sinasabi natin, paglago. Sabi dito, at marami na tayong narinig, amen? Patungkol about sa growth, sa paglago. Amin po ba? Marami na tayong nabasa, marami na tayong napakinggan ng salita ng ating Diyos na buhay. Amin po ba? Marami na tayo, pero marami na tayong napakinggan. So, ang tanong na lamang is, lumalago ba tayo? Ama, na-question na po ba natin sa sarili natin na, am I really growing in the Lord? Natanong na po, na-realize na ba natin, lumalago ba talaga ako sa Panginoon? Lumalago ba yung spiritual na pamumuhay ko? Or nananatili pa rin ako doon sa dati? Amen? Have we questioned na yung mga sarili natin sa ganun? Am I really growing in the Lord? Amen? So sabi dito, yung same pa rin po yung tinatakbuhan natin about growth. So sabi dyan, meron sa Acts chapter 2, verse 42 to 47 and 2 Peter 3:18. Yung pa rin po yung nilalakaran natin. So sabi po ng meaning ng growth, so a growth is a stage in the process of growing. Sabi doon, it is progressive development. Sabi doon, there is increase, there is expansion.
Tama. So ito yung growing. So it is progressive, yung pagde-develop. Amen? So gaya ng bata, hindi siya nanatiling bata lang, hindi siya ganun. There is, merong proseso ng paglago. May paglago siya. Tama po ba? So merong paglago, hindi nananatili sa bata. Tama? Same thing din sa mga halaman, no? Sa ang parabola ng cactus. Yan, naalala ko si nanay. So, meron siyang paglago. Hindi siya nananatiling maliit. Tama? Hindi siya, meron paglago eh. And there is a process. Tama po ba? May proseso ng paglago. Amen? But sometimes, no, merong mga pananim na hindi lumalago. So, natili lang siyang maliit. At meron namang tao na hindi nagiging yung normal na paglago. Tama po ba? May makikita kayong taong merong diferensya. Tama? Merong, yung itsura niya is, matured na, pero yung size ng katawan niya, maliit. Tama po ba? Meron kayong, there's something na ganon. May mga pangyayaring ganon. Tama po ba? And the reason behind that, so hindi natin maaari, bakit ganon? Bakit ang ganito? Bakit yung mukha niya parang, matanda na, pero yung katawan niya is maliit. There's something behind that. Tama po ba? Ibig sabihin, hindi siya na-develop ng maayos. Maaring hindi natin alam yung mga kasilaw na pag sa probinsya. Hindi masyadong, yung, walang alam masyado in terms of medical. So, hayaan na lang na hindi pupunta sa center. Yung pala, meron siyang nainom na bawal. Kaya minsan, hindi na-develop yung bata. Minsan, there is abnormalities na nangyayari. Amen? May pangyayari, minsan kadahilanan ng nanay kung bakit nagganon. Minsan there's a reason behind bakit hindi na-develop. Meron naman sobrang tangkad naman 'yun, oh, yung mga bagay na 'yon yung hindi na-develop. Tama po ba? Meron din namang mga plants na nagiging bonsai, no? Ibig sabihin hindi lumalaki. So, di ko alam kung anong process kung paano nila ginagawa yun para maging bonsai na yun. Pero, meron silang ginagawa. So, God, yung nais ng Diyos, kasi naniniwala ko yung nais ng Diyos sa bawat buhay na meron tayo is lumago. Yun talaga yung nais ng Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa sa atin, is lumago yung buhay natin, yung spiritual natin. And everything will follow. Everything shall follow if malago yung buhay spiritual natin. So, ang tanong, are we really growing in the Lord? Amen? Sa tagal na nating panahon na naglilingkod, so nakita natin, napakinggan natin yung mga rason, di ba? Yung past days, few weeks na, napakinggan na natin yung mga lingkod ng Diyos, marami nang sinasabi sa atin. Amen? Bakit hindi lumalago? Kasi, kalos na yung puso. Sa mga matatagal, we are so familiar sa mga nangyayari. Tama po ba? No? Napapasa natin, naririnig na natin yung mga dahilan. And yet, are we really growing in the Lord? Nakikita po ba yung natin, yung sarili natin? Lumalago pa ba ako? Lumalago pa ba tayo sa ministeryong pinagkatiwala ng Diyos? Amen? Na ano nyo na ba? Na-visualize nyo ba yung sarili? Ling taon na ako eh. Ganito pa rin ako. Have you questioned yourself na ilang taon na ako, ganito pa, ganito, ganito. Amen? So, kailangan nating lumago. And I do believe, so, we are waiting for that, na talaga ang bawat buhay ng bawat isa is lumago sa paglilingkod sa Panginoon. I do believe na ang church na to ay lalago. If we are really, truly, really, na lumalago sa spiritual. Yun yung kasi, niniwala tayo, pag lumalago tayo sa Panginoon, yun yung sinabi ng salita, may bunga. May mga nangyayari. Kung may nangyayari spiritual realm, sa ating spiritual na pamumuhay, may nangyayari sa outside. Tama? May nangyayari. There is a fruit. Amen po ba? But because there are things sa ating pamumuhay, bakit hindi tayo lumalago? Tama? So narinig na natin yung mga rason kung bakit hindi tayo na lumalago, narinig na natin. Kasi yung plants, pag hindi mo diniligan, hindi mo inalagaan, hindi lalago. Tama po ba? No? And I do believe, puno na tayo ng salita ng Diyos. Mga lingkod ng Panginoon, feed ng Word of God sa atin. But the question is tayo mismo na nakapakinig ng salita ng Diyos.
not through His servant. Ano bang nangyayari? Ano bang ginagawa natin doon sa mga naririnig nating mga teaching? Aming katuruan na tinuturo mula sa Word of God hanggang sa lingkod ng Panginoon. Ano na nga bang ginagawa natin doon? Amen? Ayun po ba sabi doon in Acts chapter 2, verse 42-47? Basahin po natin dito. Sabi doon, they devoted themselves to the apostles' teaching, into the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miracles, signs were done by the apostles. All the believers were together and have everything in common. Selling their possession and goods, they gave to everyone as he had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart. 47, ito po yung pinaka-verses na ano natin, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added their numbers daily, those who were being saved. Amen? Amen. Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their numbers daily those who were being saved. So bago yun na pangyari, na merong continually na naglumalago in numbers, bago yun nangyari, merong nangyari muna sa verse 42. Tama? May nangyayari. Tama po ba? And I do believe sa bawat buhay ng bawat isa, bawat isa sa atin, lumago ng lumago ayon sa nais ng Panginoon, aapaw natong church na tayo, yun yung katotohanan. Amen? Sa tagal na nating paglilingkod, marami na dapat mga kabataan, kananayang katatayan na umaaten. Marami dapat pamilya ang umaaten. Amen? But because, hindi eh. There's something na talagang hindi, meron pa rin mga gawain tayo na hindi pa rin na aalis sa atin na dapat. Yung sabi nga ni Kuya, na napuprun, pero hindi pa rin. Amen? Kaya, one day, we do believe. Amen? Maliban ng Panginoon yung magbago sa atin. Amen po ba? Amen yun lang yun eh. Kasi there's, naniniwala ako yung salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos ay katulad. Sabi, ang salita ng Diyos is like a fire. Sabi, the Word of God is like a fire at pamukpok. No? Sabi doon pa nga yung ibang version, martilyo na dumudurog sa matitigas na bato. Ganun yung salita ng Diyos sa ating buhay. Ganun ka, di ba, ka-powerful yung Word of God. Amen? That as we read the Word of God, as we hear the Word of God, ibig sabihin, may nangyayari dapat. Amen. The question is, bakit, alam mo yun, hindi mapangyari yung nais ng Diyos? Ibig sabihin, there's something na dapat tayong ayusin pa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Para magamit tayo ng Diyos ng kagamit-gamit. Amen? Amen po ba? So, marami ng salita tayong narinig. Yun nga sinasabi niya na we are so familiar na lang sa mga nangyayari. Mostly sa mga matatagal na, ano na ba nangyayari. So, hindi ko po inaano yung sarili ko, kasama ko dyan. No, from, ano, inaayos tayo ng Panginoon. At ang lahat ng handang magpaayos sa Diyos, yun yung ayos niya. Yun naman ang Lord, di ba? So, kasi ayan na eh, lahat na, saan tayo, lahat may mababasa na tayo, search lang tayo, ganito, may babasa na tayo. No? Ang problema na lang is tayo na tumatanggap ng salita ng ating Diyos na buhay. Paano ba natin tinatanggap yung Word of God? Paano ba natin nilalakaran yung salita ng Panginoon? Amen? So, mabilis tayo. Okay, three things. Ano po ba? Ano ba yung dapat natin? Kasi I do believe yung mga lingkod ng Panginoon, they are tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Sabi nga in verse 42, they devoted themselves in apostles' teaching into the fellowship. Naniniwala, nangyayari ito sa atin. Amen po ba? Nangyayari na to. Ilang araw tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Meron tayong midweek service. Meron tayong gising kabataan. Meron tayong Sunday. Amen? We are full of the Word of God. Kumbaga, di ba? Punong-puno na eh. Amen? Punong-puno na ng Word of God. Amen po ba? I do believe yung ano na lang, yung alam mo yun, paglakad doon sa salitaan ng Diyos. Amen? So, three things, tatlong puntos. Minsan pa palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Naunawan po ba ako?
Amen. Maging sa lahat na nga sa online, naunawan po ba? Say amen. Ayon, praise God, nawa po sa bawat salita na ating naririnig, nababago tayo ng Diyos from glory to glory. Amen. So number one, tatlo lamang po yung mga dapat nating gawin. Say, and you always hear yung mga salitang ito. Ayon po, paulit-ulit natin sinasabi ng mga lingkod ng Diyos eh. Ah po ba? So, I do believe nasabi ko na rin to. Di ko alam kung dito ko ba nabasa. Sabi yung, o kung doon sa iba. Now, number one. Kasi I do believe, bago yun, naniniwala ako, ang paglago, hindi siya instant. I mean, I do believe there is a process sa paglago. Amen? There's step by step. Praise God kung pagano lago agad, di ba? I do believe there is process. Inaayos ng Diyos, may proseso yung paglago. Amen? Okay, number one, let's go! Amen? Yung mga dapat nating matutunan. So number one po, grabe. Minsan pa po palakpak sa ating Diyos na buhay. Okay, praise God. The word, at ito pag gusto ng Diyos, is the word number one, yung dapat nating matutunan. Kasi I do believe, finifeed na tayo ng Word of God. Ng Word of God sa pagbabasa natin, even in hearing the Word of God through His servant. Okay, ang dapat nating gawin para lalo tayong lumago is the word learn. Number one is learn. So learn to learn. Matuto tayong matuto. Hello? Matuto tayong matuto. Learn to learn. Amen po ba? Because we hear the Word of God. Amen? Napapakinggan na natin, nababasa natin, the question is, natututunan ba natin yung mga nababasa natin, yung napapakinggan natin? Learn to learn. Matuto tayong matuto. Amen? Hanggat hindi natin natututunan yan, babalik at ibabalik tayo ng Panginoon. Amen? Na matutunan natin yung matutunan. Di ba, Pranggulo? Matutong matuto. Amen? Ganito lang yan eh. Example. I will give an example. Everyone knows how to give tithes and offering. Everyone knows na yung tithes and offering. Tama po ba? Everyone, natutunan na yan eh. Ginagawa na sa Christian living. Yung tinuturo na yan, natututunan na natin. Naririnig natin paulit-ulit every Sunday ang tithes and offering. No? Natututunan na natin. Pero ang tanong doon, binibigay ba natin? Parang ganun. Matuto tayong matuto. Alam na natin yung word eh. Pero hindi natin nilalakaran yung salita. We never learn. Alam ko yan. Alam kong mag-tithes and offering. Pero hindi naman nagbibigay. Amen? Kailangan natin lakaran yung mga natututunan natin, nababasa natin. We need matuto tayong matuto. Learn to learn. Tama po ba? Ganun lang yun. Kaya sa mga hindi nagbibigay ng tithes and offering, matuto tayong magbigay. Amen? If we understand that God is the source of blessing, you will give your tithes and offering. Amen po ba? Sa mga may trabaho, amen? Ang Diyos ang nakakaalam. Alam ng Diyos kung sino yung mga nagbibigay. At alam ko rin kung sino yung nagbibigay at hindi. Amen? This is the Word of God is telling to us, matuto tayong magbigay ng tithes and offering natin. Amen? We should learn. Matutunan talaga natin. Yun yung talagang totoong natutunan natin. Kaya sabi ni Nanay, maging rema sa ating mga buhay. Amen? Yun eh, matuto tayo. Ibig sabihin, pag natutunan natin yun, may nagbabago sa ating buhay. Amen? Napakinggan natin na kailangan mag-tithes and offering. And next Sunday, ibibigay mo, natuto ka. Kaya matuto tayong matuto. Learn to learn. Amen? Amen? Kasi hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Amen? If we understand the Word of God, we will give what is due to God. Amen? Mga estudyante, we should give. Imposible hindi kayo binibigyan ng magulang nyo sa isang linggo. Meron at meron kayo. I do believe. Amen? Even to the small things, we need to be faithful to God. Kasi ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Amen? Matuto tayo sa salita ng Diyos. Amen? Sabi doon, learn is to gain knowledge or understanding or
or skill in by study, instruction, and experience. Amen? We need to, as we hear the word of God, sinasabi yun sa Proverbs eh. Chapter 2, paulit-ulit yan. Proverbs 4. Sabi doon, dinggin ninyo, mga anak, sundin nyo. Amen? Kasi hindi mabubuo yung word na learn if we don't hear. Amen? Yung ear natin, we should incline to the word of God. Dinggin natin kung ano yung pinapasabi ng salita ng Diyos. We need to learn, we need to hear what is the word is saying to us. Ano bang sinasabi nito? Kasi I do believe, yun eh, the word of God, di ba? Meron at meron magre-rema sa atin. Amen? Ano po ba? We should learn and learn. Kahit ito na yung alam mo, kailangan mo pa rin, we need to go out in our box. I mean, to learn. Ito yung nalalaman mo eh. Sabi nga, there's always room for improvement. Amen? Amen? There is always room for improvement. Ito yung alam mo eh. Kaya di ba, may naalala nga ako, sabi nung isang lingkod, we need to, lalo na tayong mga matatagal na, we are so familiar sa mga nangyayari. Sometimes, we need to, for us to learn. Kailangan natin, alam mo yun, mag-unlearn to learn. Alam ko na ito, familiar ko. Alam ko na itong salita na ito, paulit-ulit na lang. Amen? Yun nga sinasabi ni nanay, lagi sa atin eh. Kaya kailangan talaga mag-rema yung salita ng Diyos. Magtuto tayo kung ano yung sinabi ng mga lingkod ng Diyos para sa ikalalago ng spiritual natin. Not just spiritual, even to our skills. Amen? Pag sinabi, pag-aralan mo yung family chords, eh, di pag-aralan natin. No, sa mga gitarista, pag-aralan mo yung family chords. Kung hindi mo pa napag-aaralan, pag-aralan mo. You have to learn and learn and learn. Amen po ba? Ito lang yung alam mo. Edi, learn for your improvement. Hindi tayo marunong mag-English. English? We have to learn. Amen? So si tatay, sabi ni tatay yung patuon ni tatay eh. Hindi mo siya marunong mag-English. Pero, di ba? Open na tayo sa mga social. Marami na tayong matututunan. We need to learn. Learn and learn. Amen po ba? Amen? Hindi yung, ito lang alam ko. Dito na lang tayo. Hindi tayo lalago. Magiging stagnant yung ating paglilingkod sa Panginoon. Sometimes, I do believe God, there is new every morning. Bawat araw, may natututunan tayo sa ating Diyos. Amen po ba? We need to learn kasi magiging boring yung buhay spiritual natin pag hindi tayo nag-learn sa Panginoon. Amen po ba? We need to learn and learn from God. Amen po ba? Yun eh. Kailangan nating matuto at matuto sa Panginoon. Kasi alam ko naniniwala at tayo, merong inaayos sa ating mga buhay. Amen po ba? Spiritual yan, inaayos ng Panginoon. Kung ganito tayo, hindi tayo nanalangin talaga ng katotohanan, to matuto tayong turuan ng Panginoon. Amen? Matuto tayong manalangin. Amen po ba? Amen. Praise God. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. And I do believe, as we learn, sabi doon, learning is gain knowledge. As I do believe, as we learn, naniniwala ako eh, tayo lang mag-benefits. And the word learn, meron doong we will earn. Amen? Tayo rin yung mag-benefits as we learn unto God. As we learn, tayo rin eh. Wala ding iba eh. Amen po ba? Kaya, let's go out in our box to learn from ano man yung nais ng Diyos sa atin na kailangan nating matutunan. Amen? Sa atin, kailangan pa nating matutunan yung mga second voice. Edi, gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Ano po ba? Sinabi natin, bago mag-practice, kailangan nakapag-practice na yung banda. Diba? Iba yung pakiramdam pag there's new. Ganito nalaman ko eh. Ganito pala yung adlib eh, diba? Alam nyo naman yun eh, sa pakiramdam nyo eh. Yanin nyo pa yung adlib. Diba? Ganun yun we need to learn. Amen. Walang ibang mag-benefits, kundi bawat buhay ng bawat isa, bawat tayo. Amen. Masarap sa pakiramdam pag meron tayong natutunan sa Panginoon. Kaya matuto tayong matuto. Ayan po ba? Pag hindi pa tayo matuto doon, babalik tayo doon. Babalik at ibabalik. Ito ama, makulit ka, di ka pa natututo. Ito, babalik ka ng Panginoon. We need to learn, matuto tayong matuto. Amen po ba? Minsan pa po, palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. May natututunan po ba? Amen po ba? Amen. Number two.
Why may mga Kristiyanong hindi lumalago? May mga Kristiyanong umaalis? Because number two is commitment. Ayaw nila ng commitment. Diba? Sino dito ng gusto ng ano, commitment? Diba? Ayaw nila ng commitment. Kaya usually yung iba gusto lang pumunta every Sunday. Magbibigay lang sila. Okay na sila. Okay, and then they go out. Diba? Ayaw ng commitment. Sabi ng commitment, an engagement or obligation that restricts freedom of action. So commitment, ibig sabihin dito na nagiging involved. Be done involved. You engage as a participant. Amen? You oblige to be, take part. Sabi doon ng meaning pa, to commit. Tama, commitment. Tama? So, involved. Narinig ko sa isang link, di ko alam kung saan ko ito narinig. For you to evolve, you need to involve. Tama? Yung involved pa rin pala, ibig sabihin progress pa pala yun. Chine ko, progress, development. For us to evolve, to grow, we need to involve. Sabi nga dito, di ba, in verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship. Merong pag-i-involve. Merong sama-sama. Merong commitment sa church. Hello? May commitment tayo. Kaya, sabi nga sa four is natin, isa doon is to engage. Tama? We need to be committed to God, devoted, dedicated to the Lord. We need to be involved in every, ano man yung ministeryo. Maraming ministry na dapat, di ba? O, tagalinis. Tagaganito, tagaayos. We need to involve. We need to be participant. We need to commit. Ang nangyayari sa atin, minsan mawala pa sa atin. Hallelujah! May natututunan po ba? Amen? So, we need to commit, to be involved, no? Kaya nga, yung mga lingkod ng Diyos, nananawagan na, manggagawa, asan po kayo? You have to be participant, you have to be involved for us to grow. Tama, yun naman talaga eh, pag the more na nagiging involved tayo sa Bible study, sa mga gawain, evangelism, lalo tayong parang feeling natin, lalo tayong yung spiritual na pamumuhay natin, nag-grow. Amen po ba? Nag-grow yung buhay spiritual na meron tayo. Hindi yung wala sa prayer, wala sa Bible study. Hello po, mga nanay, mga tatay, where are you? Hello? Kasi naniniwala tayo lahat eh. Mula sa bata, kabataan, kananayan, katatayan. Amen? Anong, di ba? If you want to grow, you need to be involved in the church. Amen? So, hindi tayo nananatili sa online lang. We need to go to church. Tapos na po. Amen? Natatakot pa po ba kayo? Hello? Ang nangyayari, hindi eh. Hindi naging, imbis na, we should be committed, not omitted. Amen? Huwag tanggalin yung si. Amen? We should committed unto the Lord is not omitted. Minsan papapalapakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, commit to the Lord whatever we do. Hindi yung i-omit natin yung letter C. Hindi yung i-omit natin si Christ sa buhay natin. Amen? Lalo na sa mga parents, they're busy na. Eh kasi ganito pa, kailangan pang ganito. Alagaan yung apo, kailangan ganito, maghanap buhay. Hello? Sabi doon, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship. No? Maraming mga Kristiyano, ayaw nila ng commitment eh. Sila gusto mag-isa lang sa buhay. No? Meron Kristiyano, di ba? Grupo. Akala mo, wala siyang pakialam sa grupo niya. Ibig sabihin, walang commitment. Kaya yung paglago, nagiging stagnant. Kasi walang commitment, walang burden. Amen? Wala eh. Kay sira-sira lang, okay, attend lang ako every Sunday, that's it. Sinabi na ng leader, kailangan natin mag-Bible study. Pero hindi natin. Alam na natin eh, andun na sa GC natin, Bible study po tayo, ganitong oras kay ganito. Pero hindi pumupunta. Di ba? Kaya that's why we need to learn, matuto tayo. Amen? Hindi tayo lalago sa Panginoon. Kung absent tayo sa prayer meeting, absent tayo sa prayer ng bawat grupo. Amen po ba?
Kaya we should be devoted. Amen? To the fellowship, to the breaking of the bread. Amen? And to the prayer. Kailangan natin ng commitment. Hindi yung, wala na, wala nang pakialam sa grupo, kaya, wala na. sila. Hindi eh, di ba? Hindi. Kaya makikita nyo rin eh, kung sino yung mga grupong marami. That's why we need to pray hard to God. Amen? Maging yung commitment natin sa Panginoon. Amen po ba? Kasi gusto nila, kasi karamihan, may mga Kristiyano eh, ayaw nilang yung alam, di ba, sabi doon, ayaw nila, gusto nila lang freedom. Ayaw nilang na may commitment, ay ganito, ganito, araw-araw sa church, araw-araw, ayaw nila lang ganun eh. Kaya hindi lumalago. Ayaw sa Bible study. Apaka sabi, wala nun dito. Amen? Amen? Ano po ba? Kasi wala tayong ibang gagawin. Diba pag sa langit na, makikinig at makikinig. Kaya ngayon pa lang, sanayin na natin yung sarili natin. Attend na tayo ng church. Hello? Attend na po tayo sa gawain ng Panginoon. Dapat maging committed tayo sa Lord. Amen po ba? Sabi doon, yung word na committed, commitment, loyal and very willing to give your time and energy to something that you believe in. Willing na ibigay mo yung time mo, yung energy mo. Amen po ba? Amen po, dapat talaga yung commitment natin sa Panginoon, hindi nawawala. Amen? So, we need to commit to God. Commit to God everything. Yung ano, willing tayo. Kasi, bakit kailangan tayong patuloy na makiparticipate, di ba? Sabi ng salita ng Diyos sa, in the book of, mga ngaral ba yun? In verse 12, remember, sabi doon, remember your Creator while you are young. Amen? Habang bata pa tayo, remember our Creator, maglingkod na tayo sa Panginoon. Kasi yung time, amen, hindi na tayo from every year, yung edad natin, nadadagdagan. Diba? Pag medyo maedad ka na, iba na yung resistensya mo. Amen po ba? Nanghihina ka na. Sabi doon in verse, in sa word of God, na remember your Creator while you are young. Alalahanin mo ang Panginoon mo habang bata ka pa. Amen? Habang malakas pa yung mga buto-buto mo. Amen po ba? Kailan pa tayo maglilingkod sa Panginoon? Hello po. Habang meron pang time, let's commit ourselves to God. Let us involve sa mga gawain ng Panginoon. Hindi lamang kabataan, kundi kananayan, katatayan. We need to involve for us to evolve. Amen? Kaya pagdating ng problema, madaling, ano kasi, pag sa bahay-bahay na lang kayo eh, di ba? Problema dito sa bahay, problema. Napag-uusapan na, nami-meditate na yung problema, wala na. Because you're not involving yourself to the ministry. Amen? Kasi naniniwala naman tayo every time that we have fellowship. Lumalago eh. Merong palakasan ng spiritual. Di ba? You encourage one another. Hindi pag narinig mo yung salita ng Diyos, parang nagbibigay sa iyo ng lakas. Totoo po. Amen po ba? Totoo po yun. Nararanasan natin. Galing ka sa bahay nyo, parang mahina, spiritually, parang feeling mo ganito, may problema, pero pag pumunta ka sa church, pag pumunta ka sa Bible study, di ba, napapalakas yung buhay spiritual mo. That's why we need our commitment to God is 100%. We are willing to spend our time and energy para mag-participate doon kung ano may pinapagawa ng Panginoon. Amen? Huwag yung isa-isa ka lang, bahala ka. Ito lang gusto kong gawin. No, it's not. Hindi pwede po yung ganun sa paglingkod. Kung anong gusto mong gawin, yun yung gagawin mo. We need to be involved. We need to participate kung ano man yung pinapagawa ng Panginoon. Amen po ba? We need to commit. Diba? Yung lahat-lahat sa atin, our time and energy. Amen po. Because we are engaged. Kailangan natin mag-support. Is natin engaged. Commitment natin sa Panginoon. Amin po ba? Kaya walang rason-rason. Amin po sa paglilingkod sa Panginoon. Naniniwala naman po ako na meron talagang, di ba, you have time for your family. Tama po ba? So, alam ko po, meron din kayong time para sa Panginoon. Pag sinabi ni leader, meron tayong hindi yung same faces na lang eh. Di ba, same sila-sila na lang. So, we need to be involved. We need to be committed to God, not omitted.
Amen po ba? And I do believe, naku po, talagang ang church na to mag-explode na for the glory of God. Amen po ba? Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So yun, for us, it is our part, our yung pakikipagrelasyon sa Panginoon, matuto sa Panginoon yung commitment talaga natin sa Panginoon. Amen? Kung tinawag kang maging singer, eh di gawin mo na. Lahat-lahat, attend ka na ng mga practice. Practice para magamit ka one day. Kailan pa gusto mo? Kung ikaw may pagnanasang na musikero, kailan pa? Pag matanda na, hindi na makita yung pinipindot sa gitara. Ngayon na, now is the time. Amen po ba? Now is the time para sa Panginoon. So hindi bukas. Ngayon na yung panahon para maglingkod ng totoanan sa ating Diyos. Amen? Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Amen po ba? For us to grow and grow. At sinabi po, lastly po, sabi po salita ng Diyos, no? Sabi doon, na iba ang nagtatanim, iba ang nagdidilig. But it is only God who makes things grow. Ang Diyos. Amen po ba? Ang Diyos yung nagpapalago sa buhay spiritual natin. Kaya, once again, at napakinggan ko na rin to sa mga lingkod ng Panginoon, na walang iba eh, ang Diyos, yung pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Kasi pag maayos yung relasyon natin sa Panginoon, magiging maayos din ang lahat. Tama po ba? Amen, tamang puso, tamang paglingkod, tama ang gagawin. Kaya sabi sa, at mababasa po natin yon in the book of John chapter 15. Sabi dito, should remain to the real source of growth. Amen? Manatili tayo doon sa source ng growth. Amen po ba? Remain in the source of blessing. Kung gusto mong pagpalain, manatili ka kung sino yung source ng blessing. Kung gusto nating lumago, manatili tayo doon sa source ng paglago. Amen? And what? Walang iba kundi ang Diyos. Amen? Walang iba kundi ang Diyos. Manatili sa pangunahing pinagmumulan ng paglago. Amen? Kasi yung word na main is, sabi doon, pangunahin. Pangunahin, pinaka-importante. Amen? Dapat unahin yung pinaka-importante sa paglilingkod. And walang iba, sabi doon, walang ibang magpapatubo, magpalago, kundi yung Panginoon. Amen po ba? We should remain. Kasi, sometimes, nagiging exhausted tayo sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Alam ko, nakakaramdam kayo ng pagod. Nakakaramdam ng pagod. Tama po ba? Amen? Para, once again, to regain. Once again, yung strength natin, kailangan tayong bumalik at bumalik doon sa source ng paglago. Amen? Yes, naniniwala ako yung mga lingkod ng Panginoon, pagpapala sa atin yan, na we hear the word of God. Sabi nga, ibang nagtatanim, iba ang nagdidilig. But it is only God who makes things grow. Sa Diyos pa rin. I mean, times that we are weak, patuloy pa rin tayong lalapit sa Panginoon na nagbibigay ng kalakasan. Amen? At nasabi ko na rin po ito, the word R-E, remain, with the word na main, ibig sabihin sa pangunahin, the source of blessing, the source of strength, whatever source na kailangan nyo, pagpapala, whatever it is only God. Amen? Bagat sinabi naman salita ng Diyos sa the book of John chapter 15, sabi doon na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Yun naman talaga ang katotohanan. Kung wala yung Diyos sa buhay natin, hindi naman talaga tayo lalago. Amen? Kaya nga yung word na R-E, re, ibig sabihin again, again and again, we need to remain to the source of growth. We need to remain to the source of blessing. Amen? Nangyayari kasi sa atin eh. Diba? Kaya hindi tayo lumalago kasi iniisip natin ganito. Yung pamilya ko kailangan magtrabaho kasi kailangan nila ng pagkain. Amen? Nakakalimutan na that only God is the source of blessing. Sometimes we forget sa mga parents po, sa mga kananayang katatayan, habol tayo ng habol, nagato kailangan kong alagaan, kailangan ganito. Amen? Alam ko pong busy-busy tayo sa mga pamilya natin, martang-marta tayo, but one thing is needed, yung ginawa ni Mary. Sabi niya, umupo siya eh, nakinig siya sa Panginoon. Amen? Alam ko po, sometimes martang-marta, pero wag nating makalimutan na maging Mary tayo. One thing is needed.
Amen? And it will not take gain from her. Hindi mawawala yun. Yun dapat yung hindi mawala sa atin bilang isang Kristiyano. In spite of business na meron tayo, sa trabaho man yan, pag-aaral man yan, we should sit. We should listen to the Word of God. Anong sinasabi ng Panginoon? Amen po ba? Kahit martang-marta, aligaga na tayo. Aligaga na tayo dito, ganito, ganito. Magagalit si kuya, magagalit si tatay. Amen po ba? Kasi alam ko sometimes we are Marta eh. Amen? Sometimes may reklamo, ganito, ganito kasi, si ganito. Pero wag nating makalimutan na umupo sa Panginoon. Once again, to regain, to restore. Amen po ba? Kasi yun lang yung magpapalakas sa atin eh. Kaya that's why, nagiging stagnant. Alam niyo po yung stagnant, sabi doon, yung word na stagnant. Ito, at ayun yung ayaw ng Panginoon. Mangyari sa atin. Word na stagnant is, sabi doon, not flowing in a current or stream. Sabi doon, without inflow and outflow. Amen. Alam mo yun, yung lahat nag-ano na nagagawa na, yung lahat ganito, we are aiming for this, our goal, and then ikaw wala kang ginagawa. Ganun yung stagnant. Walang ginagawa. No, gaya ng water na walang inflow, walang outflow. Amen. Kaya minsan hindi tayo lumalago eh. Yun yung sasabi ng mga lingkod ng Panginoon na lagi sinasabi sa atin, di ba, as we, meron tayong nafe-feed, tayo nafe-feed, meron dapat nilalabas yun. Nilalabas natin. Amen. Kasi magiging ano tayo eh, yung malaki tiyan, kain na lang kain, tapos hindi nila malabas. Amen. Magiging bonsai, magiging stagnant Christian lang tayo. Doon lang tayo, wala tayong ginagawa. And ayaw na mangyari ng Diyos yung spiritual na pumumuhay natin, maging stagnant. Hello? Ilang taon na tayo, am I really growing in the Lord? Kung hanggang ngayon hindi natin maibigay yung the best sa Panginoon, are we really growing in the Lord? Amen. Ayusin ng Diyos mula sa atin, inside out. Kung maayos yung spiritual natin, lahat magiging ayos. Magiging maayos yung pagbibigay natin ng tithes and offering. Lo, sa mga nag-work. Amen? Magiging maayos eh, kasi you understand the Word of God. Amen po ba? God is the source of blessing. Sinasabi na ng Panginoon, give and it shall come back until now. Hindi ka pa rin nagbibigay ng tithes and offering mo. Amen? You should give, whatever it is. Hindi yung itatago mo pa, kailangan ipareserve mo, hindi. Amen. Kailangan ko to. Kailangan ko kasi to sa insurance ko. Hindi po. Ibigay ang sa Diyos, ang para sa Diyos. Amen. Lahat una muna, spiritual at lahat aayusin ng Diyos. Amen. Aayusin ng Diyos pag maayos yung spiritual natin kasi naunawaan natin yung salita ng Diyos. We should give and give. If we want na ma-bless yung church Latin building, mapasa atin na we need to be in one in spirit. Hindi pwedeng ito lang eh. Hindi pwedeng yung mga lingkod lang ng Diyos yung gumagawa. Mula sa lingkod ng Diyos, dadaloy mga manggagawa hanggang sa mga members. Amen? Tayo muna yung ayusin ng Diyos. Ayusin tayo. Bakit? Diba, bakit nangyayari ganito? Ibig sabihin, ayusin tayo ng Panginoon. Unti-unti muna tayong ayusin ng Diyos para lahat maging ayos. Amen? Pag maayos na talaga ng katotohanan yung buhay spiritual na meron tayo lahat, magiging ayos yung paglilingkod ng Diyos. Paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po ba? Ayaw ng Diyos ng istal na we need to grow and grow day in our daily lives. Amen po ba? Kailangan pa nating matuto talaga sa Panginoon. There's more from God. Amen po ba? Pagpapala, di ba naniniwala naman tayo na Diyos ang nagpapala? But it's a matter lang kung ano yung paniniwala, pananampalataya natin sa Panginoon. Amen, paano natin nilalakaran yun? Amen po ba? Gusto mo palang ganito, edi gawin mo kung anong parte natin sa Panginoon, sa paglilingkod ng Diyos. Amen? At maniniwala ako, pag maayos yung buhay, pag maayos yung spiritual ng bawat buhay ng bawat isa sa atin, I do believe that this church will be a church na gagamitin ng Panginoon in the last days. Amen? Ano ba talaga yung paglilingkod? Ano na bang nangyayari sa'yo ngayon? Ano na ba yung, am I really growing in the Lord? Am I really truly growing in the Lord? O yung pa rin tayo? Ganito pa rin tayo? Andun pa rin tayo sa four corners na hindi tayo lumalabas doon sa ating, di ba? Alam mo yun? Ayaw ng Diyos na maging stagnant tayo. God want us na magamit
That's why we need to be, bago nagkaroon ng increase, eh, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and breaking of the bread and prayer. Amen? Spiritual, nagsisimula ang lahat sa spiritual. Amen? Kung nais natin maging mabunga, lahat magsisimula sa spiritual. Lahat muna ayusin ng Diyos na maging totoo tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang maglilingkod dahil kay brother or kay sister, bagkos maglilingkod tayo para sa Diyos. May nakikita man o hindi. Amen? Makikita man o hindi, magiging totoo tayo sa paglilingkod. Ibibigay natin yung nararapat sa Panginoon. Amen? Kaya paulit-ulit, di ba? Kailangan ibigay natin. Amen? Kaya kailangan tayong let us. Kung kailangan natin yung mga dapat natin, kailangan gawin natin. Kaya. Kaya naman eh. Sa tulong ng Panginoon. Amen? Kasi I do believe. Meron tayong dapat gawin talaga. Eh, meron pang ang Diyos na nais na sa buhay natin na matutunan. Amen? Meron at meron pa sa buhay ng what is a even me. May ayusin pa talaga yung Panginoon. Kailangan lang natin tayuan yung salita ng Diyos. Kailangan natin maging committed sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag na yung 50% lang. Make it 100% na sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi kung dati ginagamit ka, ibawi sa Panginoon. Bawi tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At sa gabi po ito, sama-sama po tayong tumayo at naniniwala po ako na ang Diyos ang nagpapalago sa buhat buhay ng bawat isa. And whatever na meron mang nagiging stagnant sa buhay natin, let us continue to ask God na patuloy ayusin tayo ng Panginoon. Palaguin yung buhay spiritual natin. Amen? God, ang gusto ng Diyos yung maging totoo talaga tayo sa paglilingkod. Amen? We are 100%. Lahat ng pinapakita natin is totoo sa ating Diyos na buhay. Yun yung gusto ng Diyos eh. Amen? The Lord is near to those who call Him, to those who call Him in truth. Amen? Kaya kapatid, kung hindi pa natin naibibigay yung ganito, let us give our 100% strength to God. Kung hindi pa natin naibibigay yung ganito sa Panginoon, now is the time na ibigay natin sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sige po, sama-sama tayong lumapit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Oh, salamat Panginoon! Hallelujah Lord! We want to grow, God! Panginoon, yung plano mo sa aming buhay ay lumago. And right now, God, hallelujah, I'm asking for the Holy Spirit na patuloy, Lord, ayusin yung bawat buhay ng bawat isa from glory to glory, Panginoon. Hallelujah, I pray, God, that we will be 100% sa paglilingkod sa inyo, God. Panginoon, sa oras na ito, patuloy mong ayusin, baguhin ang aming pamumuhay espiritual. Lord, naniniwala kami na walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo, Panginoon. And right now, Lord, whatever we hear, whatever word na nabasa namin, Panginoon, naririnig namin sa iyong mga lingkod, Lord, hayaan niyong ayusin ang buhay namin from glory to glory. We need more of your Spirit. We need more of you, God, sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. I pray, Lord, that our lives will never be the same again. Even God, sa lahat ng mga nasa online, I pray at nakikita niyo po yung bawat pangailangan ng bawat buhay ng bawat isa. Lord, na patuloy, Lord, hallelujah, na mangusap ka sa kanilang mga puso, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Naniniwala kami, Lord, that your word will not return empty. Ayusin niyo kami, Panginoon, ayon sa nais mo. Baguhin mo ang aming paglilingkod. And we are declaring growth after growth, O God, sa aming paglilingkod sa mga darating na araw. Panginoon, salamat po sa gabing ito. At patuloy, Lord, pinagkakatiwala ko po ang bawat buhay ng bawat isa. And Lord, sa isang araw, sa mga darating na araw, makikita po namin yung bunga, Panginoon, ng paglago ng bawat buhay ng bawat isa, God. That there will be increase in every spiritual life, Father in Heaven. Salamat, Panginoon. Sa iyo po pinagkakatiwala ang bawat buhay ng bawat isa. Patuloy kang manahan. Patuloy kang magsalita, Panginoon. Salamat, Panginoon.
Ito po ang aming samot na langin sa pangalan mo lamang, Jesus. And everybody shout, Amen and Amen. Sama-sama po natin itaas ang ating makamay patungong langit. And shall we shout all glory, all honor, all power, all praises, all worship, and all thanksgiving belongs to Jesus Christ. And everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah. Glory to God po. Pagpalain po tayo ng ating Diyos.